Isang magandang araw po sa inyo, mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman, Society of St. Paul, Cura Paroko ng Our Lady of Sorrows Parish sa Pasay, doing all for the gospel. At sa ngalan po ng aking mga kasamahang pari sa Society of St. Paul sa Pilipinas at sa Macau, gayon din po sa ngalan ng mga pari ng Archdiocese of Manila at ng TV Maria, gayon din po sa ngalan ng aming mga seminarista at mga junior professed members na kasama po natin sa production na ito, nais po namin kayong anyayahang makiisa, makimisa sa ating pong Sambuhay TV Mass. Ngayon po ay ikadalawa ng Pebrero 2020. Napakabilis po ng panahon. At ito po ang ikaapat na linggo sa atin pong karaniwang panahon. Pero po sa linggong ito, kasi February 2, atin pong ipinagdiriwang ang kapyestahan ng Presentation of Our Lord. At gayon din, yung tinatawag po natin na Purification of the Blessed Virgin Mary, na higit na kilala ng marami bilang Piyesta ng Candelaria, no? At siyempre po ito ang unang linggo ng buwan ng Pebrero, ang buwan ng mga puso, at ito rin po ang itinakdang araw ng pananalangin natin para sa mga consecrated at religious life, no? Yung pong mga nagmamadre, nagbra-brother, yung mga pumapasok sa iba't ibang mga religious congregations na meron pong tinatawag na mga vows, no? Religious vows o mga panata. At ito po'y iniuugnay sa kapiestahan ng Feast of the Presentation of the Lord Jesus. And dito nga pala po sa atin, ito rin ang Pro-Life Sunday, no? Kung saan ginugunita po natin ang panalangin para po sa proteksyon ng mga nasa sinapupunan, no? Yung mga batang sanggol na nasa sinapupunan, gayon din lahat ng uri ng buhay, pati na rin ho yung mga elderly. Basta pro-life, lahat ng uri ng buhay ng tao. Okay? We would like to greet and to pray para po sa ating mga homebound na mga sick persons, mga elderly, mga cancer patients, yung pong inyong mga caregivers. Gayon din po, prayers para po sa mga persons on duty, tulad po ng militar, police, doktor, mga health workers, no? Yung mga nagtatrabaho po sa mga ER, yan, ano? Yung mga seafarers po natin, ano? Mga seamen at seawomen. Greetings din po sa ating mga long-time na mga mission partners, tulad po ng grupo ni Brother Alex Fideris dyan po sa Canada. Gayun din po ang mga pamilya ni na Leslie Masigan, Tony at Lourdes Choa, Ed at Norma Arojado, George at Noemi Villaruz, Didith at Joey Jacob. Belated happy birthday nga pala kay Didit, no? Si Mariel Diaz, ang kusina ni Kambal, ni Irma at ni Delio San Miguel, si Corazon Ochoa at Rosita Kauyan, si Alma Gonzales na magbe-birthday po itong February 13. Yan, no ha? Si Sister Alma Gonzales. At gayon din po ang ating mga long-time na mga love offerers, no? Sina Romel Salvador, Gemma Candela, May Asuncion Recio, Rachel Esteban, at Leilani Palladio Himotea. Nais din po natin batiin ang mga kaibigan po natin, new circle of friends na bunga po ng ating mga pilgrimages, ang grupo po ng SPEL, magkakaklase since high school dyan sa La Consolacion, Caloocan, no?
Nakasama po natin sila noong March 2019 sa Holy Land. And then of course, ang October 2018 na Holy Land Group ng Journeys of Faith na kinabibilangan ng atin pong mga pari mula po sa Recoletos, si Father Randy, Father Charlie, Father Joabs, at dun naman sa Mary Knoll, si Father Joy, dyan po sa Taiwan. No? At ang grupo ng magkakaibigan na sina Cora Cabral, Geraldine Lee, Marie Joyce Brillo, Jimmy Olaso, si Attorney Jane Benaventura, si Nino Molina, and of course, we would like to greet si Willie at si Arlina Onglao at si Marites ng Journeys of Faith, no? Si Anton at si Juliet, ang mag-asawang Benji Datok at ang grupo po ni Highland at Rosely C at si Chrissy, si Rosebel D at William D at ang magkakapatid po na Tantuiko, si Nadana, Kathleen at si Tal, siyempre po sister and mother yan, no? At gayon din po ang ating pong belated happy birthday greeting kay Silvette, kay Silvette, no? Tan King at gayon din po si Grace Tan at Nonoy Tan. Maraming salamat din po sa grupo ng ating pong mga kaibigan, si Tito Manny, Tita Lulu Recto, nakasama po natin ng March 2019 sa pilgrimage. Ang grupo din po ni Jen Castillo ng Workers of Christ naman sa isang pilgrimage din ng 2019. At gayon din po ang grupo ng October-November 2019 pilgrimage group din, sina Lady Bird, si Maricel Salapantan, no? Si Ramon, no? Pineda, si Mercy, Trish at si Noel, no? Gayon din po si Gay na atin pong naging seatmate, si Father Divino Santos Rabang, diyan po sa Archdiocese of Nueva Segovia. Si Maria Teresa Aboitis at ang kanyang daughter na si Mara, si Lita at Mario Aningalan, no? Napakarami po yan. You know, that is what happens when you go on a pilgrimage. You don't just share yung travel, you become bonded as a new family, a new friend, a new group of friends, no? Kaya po, niyayaya ko yung iba. Talagang maganda po yung tayo'y nagpipilgrimage, hindi lang natin nababasa yung Word of God, nakikita natin kung saan ito talaga naganap. Of course, we would like to also pray para po sa ating mga Facebook at Messenger at YouTube na mga followers po ng Sambuhay TV Mass, si MB Dominica, yan. Thanksgiving prayers and prayers of intention para po sa Moral at Barnachea family. Si Ray John, ayan, baliktad, no? J. Ron Ramos Amaro, prayers po para sa kanyang wife na si Lian, sa kanyang anak na si Johan Lucas, and God's protection sa kanilang sa kanyang gawain diyan po sa Northern Ireland. At sabi niya, sana mid-2020 makasama na niya itong kanyang buong pamilya. Si Semi Reyes Rosales, nais niya pong ipanalagin ang guidance, especially para po sa kanyang anak na si Rick Jason Rosales. Siya po ay kukuha ng civil service exam etong March, no? Si Patria Kunanan, special intentions of healing and recovery para kay Clotilde Angkao, at thanksgiving and good health para sa family, para sa healing po ni Calix
at para sa eternal repose ni Rochelle, ang kanya pong anak, no? Si Edna Jolito Salmingo, wedding anniversary blessings para kay Noel at George Jolito. Gayun din po prayers para kay Henry at Mari Diang, para kay JC de Guzman at Girly de Guzman. Si Cristeta Obedosa, complete healing naman para sa asthma ng kanya pong anak na si Aaron. Si Pilar Chicolato, nais niyang ipanalangin ang mga kaluluwa ni Hector, Pilar, Mirna, Raul, Florentino, Salvacion, si Father Nene Sinoy, Pasyensyo at lahat po ng mga poor souls kanya in purgatory. At si Ellen Tan naman, intentions for good health ni Edward Ngo, Anna Yuwin, Auntie Maria Chung, Nancy Lee at si Father Albert Bernal. Prayers for healing din po para kay Father Albert. Si Michelle Domingo, prayers for the soul of Efren, healing of Joy and Miles, and for financial blessing. At si Mary Lunon, thanksgiving to the Lord for every blessing kanya, and also for healing and peace of mind and good health and wisdom and guidance and protection and eternal repose for Virgie, Beth, Ed, and all the souls kanya in purgatory. Si Carol Desquitado, thanking the Lord for the healing of baby Nina, and sana nga kanya tuloy-tuloy ang good health ni baby Nina. Si Lena Ngo, good health para sa husband na si Edward Ngo and the rest of the family. Si Rick Ars naman ay nais niyang manalangin for the healing of body and soul para po sa kanyang mother-in-law at para sa kanyang anak na lalaki, and claiming the recovery for both, sabi po niya, si Rick Ars. And si Olive Makale, mas intention for the healing of Felicidad Nono. Yan, no? And of course, we would like also to pray for the intentions of our friends sa Geruchi Dental and Implant Center, si Dr. Rico Martin at Axel Geruchi, at si Doktora Azel Jade Tan. Diyan po sila sa Montivar Building sa May Jupiter, Makati, para pa sa iba't ibang mga dental services po ninyo, no? Ngayon naman po, tayo po'y maghanda sa ating kapiestahan ng Purification of the Blessed Mother and Presentation of Jesus in the Temple sa ating pong pagninilay sa mga pagbasa para po sa araw pong ito. And alam niyo po, napakahalaga sa akin itong February to na ito na kapiestahan, sapagkat ito po din ang araw ng aking binyag dyan po sa San Fernando de Dilao Parish Church sa Paco, Maynila, no? Unang-una po sa ating first reading, atin pong maririnig ang propesiya ni Malakay, ang huling propeta 400 years bago po dumating ang Panginoong Hesus, na kung saan sinabi po niya na bagamat umalis sa templo ang Espiritu ng Diyos, gaya po ng sinabi ng propeta Ezekiel, darating ang panahon na ang mensahero ng Diyos ay babalik naman at muling darating sa templo. Kaya nga po, napaaganda ito kasi ito'y pagpapakita na yung palang presentation of Jesus is a multi-layered event. Purification para kay Maria, presentation para kay Jesus, ngunit ito rin pala ay fulfillment ng prophecy ni
Prophet Malakay tungkol sa muling pagbabalik ng Espiritu ng Diyos sa templo sa pamagitan ng bagong mensahero. At doon nga po sa Ebanghelyo po natin ngayon, Luke chapter 2, maririnig po natin itong kwento ng pagdadala sa Panginoong Jesus sa templo 40 days after birth, no? Kasi nga po, yan po ang hinihingi ng batas ng Levitico. Levitico chapter 12, verse 2 to 6, unang-una, kailangan magpasalamat at muling magpalinis ang isang babae pagkatapos ng panganganak kasi siya'y dinaluyan ng dugo. At alam niyo po, yung dugo para lang sa Panginoon, sa pangunawa po ng mga Hudyo. So, purification. Pero ito rin po ay consecration of the firstborn sapagkat simula sa Exodo, sa Lumang Tipan, sinasabi na lahat ng una o panganay na anak na lalaki ay sa Panginoon. Yun ang naging presyo ng paglaya sa Egypt. Kailangang tubusin ng magulang ang firstborn son, therefore, by offering at the temple, no? At dito, makikita po natin muli yung identification ng Panginoong Jesus at ni Maria sa mga mahihirap. They offered the offering of the poor to young pigeons. And syempre po sa mga may debosyon sa mahal na ina, tulad po sa amin sa parokya ng Our Lady of Sorrows, ito pong presentation of the child Jesus, ito po ang unang hapis. This is the prophecy of Mary as the sorrowful mother, the first sorrow of the Blessed Mother, na kung saan ang propeta Simeon ay magsasabi kay Maria, dahil sa mangyayari sa batang ito, ang iyong puso ay tutusukin ng isang balaraw, no? So, yan po ang ilang mga napakatindi na mga kahulugan neto pong kapistahan natin ngayon. So, sabi ko nga, dapat ang tingin natin sa mga pangyayari sa buhay ay multi-layered. Ayan. Hindi po ganong kasimple ang bawat event na nangyayari sa buhay natin. If we begin to look at everything from the point of view of God, kung titignan natin ang bawat pangyayaring lumilipas sa buhay natin sa punto de vista ng Diyos, mapapansin po natin iba't iba ang kahulugan ng mga pangyayari. Merong iba't ibang implikasyon ang mga pangyayari. Kaya, I think the invitation on the practical side ng atin pong piyesta ay maging tulad tayo ni Maria. Mary kept everything in her heart. Maging tulad tayo ng propeta Simeon na sabi doon, naghintay sa pagdating ni Jesus sa templo. At pagkatapos nun, sinabi niya, "Now, Master, Ama, you can dismiss your servant. Pwede na akong matulog. Pwede na akong mamahinga. Kasi nakita ko na ang iyong inihandang plano para sa mga Hudyo at gayon din liwanag para sa mga Hintil." So, ito nga palang Nunc Dimittis, ito po yung kasama po sa night prayers ng simbahan. Gabi-gabi bago matulog ang isang pari o isang madre o isang gumagamit ng Christian prayers, ito yung canticle na kanyang binabasa. Nunc Dimittis. "Now, Master, you may let your servant go in peace." At sana po yan ang ating pong maging prinsipyo every day, every event of life. Tignan natin na pagkilos ito ng Diyos sa iba't ibang antas ng buhay,
Therefore, isang pangyayari maaari magkaroon ng iba't ibang pakahulugan. Iba't ibang signification. Narito na po ang ating banal na misa mula po sa oratorio ni Maria Reina ng mga Apostol dito po sa compound ng Society of St. Paul, San Antonio Village, Makati. Offering of the Holy Mass. Accept, Most Holy Trinity, this sacrifice fulfilled at one time by the Divine Word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga ginigiliw kong kapatid, ipinagdiriwang natin ang dakilang araw ng pagdadala kay Jesus sa templo. Sa hayagang pagtupad sa utos ng Diyos na itinadhana ni Moises, ang totoong naganap ay ang pakikipagtagpo ng Mesiyas sa mga nananabik na tao para sa kanyang pagdating. Sa pag-akit ng Espiritu Santo, ang mga banal na matatanda ay naparoon sa templo. Sa tulong ng tanglaw ng Espiritu Santo, nakilala nila ang Panginoon at masaya nilang tinanggap siya. Kaya naman tayo ngayon ay naririto at nagtitipon bilang tugon sa pag-akit ng Espiritu Santo. Magpuprosesyon tayo patungo sa tahanan ng Diyos bilang pagsalubong sa Mesiyas. Makaharap at makilala nawa natin siya ngayon sa pagsasalo, sa pinaghati-hating tinapay hanggang sa kanyang maningning na pagpapakita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag na tunay, ikaw ang pinanggagalingan ng iyong inilalaganap na tanglaw. Paningningin mo ang aming kalooban sa iyong kaliwanagan, upang sa aming pagdadala ng ilaw sa iyong banal na tahanan ay magpagindapat na kami masayang humarap sa liwanag ng iyong kadakilaan, si Hesukristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniluluhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi naiba sa mga tao at ngayon dinala sa iyong banal na templo, kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay niyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Sa makapangyarihan, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga taga-Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturin ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo.
Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat na naging alipin habang panahon dahil sa kanyang takot sa kamatayan. Hindi amang anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya't ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kasulat sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalan Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Suma sa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ang kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Fanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang magawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan
sa Nazaret, Galilea. Ang bata'y lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw ng Linggo po sa inyong lahat, lalo na ngayon, espesyal na kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo. Kaya binabati natin ang ating mga kapatid sa mga kapanalig, no, sa ibayong bansa na nagdiwang siguro ng hindi kasayahang Pasko dahil malayo sila sa kanilang mga minamahal. Kahit papano ay napapalapit sila sa atin sa pamamagitan nitong ating Sambuhay TV Mass. Hayaan niyo po akong batiin din ang ilang mga kaibigan na nasa ibang bansa na nag-asikaso at nagpasyal sa akin nung ako ay nagpunta doon sa Roma noong ilang, kailan nga ba yun? Noong nakaraang taon, no? late last year, no? Sila mga kapatid, no? Sila Earl Agudo, Annalisa Marfori, na taga Milan, yun, sila po yung nag-asikaso sa akin. At syempre si Marvin Aguda, i-search po ninyo sa online, no, sa Google. Itong si Marvin Aguda ay isang Pilipino, nag-iisang Pilipinong may-ari ng pizzeria, no? No? Siya yung gumagawa mismo ng pizza at siya ang may-ari, nag-iisang Pilipino. Kaya dinudumog siya ng mga Italiano doon, no? Filipino style pero Italiano, napakasarap, no? So, pinakain ako ng malalaki at masasarap na pizza nitong si Marvin. And of course, si Linda Balasco na nakilala ko lang doon habang namamasyal, siya ay taga Germany. Ngayong linggo na ito, katulad ng nabanggit, ay pinagdiriwang natin ang pagdadala kay Jesus sa templo. Hindi lang ito simpleng pagdadala na para bang ipinasyal siya o isinimba siya ng kanyang mga magulang. Dinala siya sa templo para italaga. Sapagkat ito ay isang kaugalian ng mga Hudyong may malalim na kahulugan. Ilagay natin sa tamang konteksto ang pagdadala na ito. Para bang tayo sa liturhiyang ito ay iniyahatid sa isang transition mula sa Pasko, panahon ng Pasko, patungo sa Kwaresma, in particular sa mga mahal na araw. Paano nangyari yon? Sapagkat dito ipinahihiwatig na ang regalong kaloob kay Maria at kay Jose na walang iba kung hindi ang kanilang anak na si Jesus ay regalo din namang ipinagkakaloob nila sa Diyos ngayon. Sapagkat alam na alam nila, nabanggit dalawang beses yata at least, no, na sila ay naroon bilang pagtupad sa kautusan. Ano ang kautusan? Ang kautusan ay ang bawat panganay na anak na lalaki ng mag-asawa ay nakatalaga sa Diyos. Kaya sabi ko, hindi yung simpleng pagdadala kay Jesus kung hindi tinutupad nila ang kautusan na itatalaga ang kanilang panganay na anak na si Jesus para sa Diyos. At ito naman ay isang, sabi nga, ay isang pagpapahiwatig na kung ano ang higit pang iaalay o ipagkakaloob ng Jesus na ito, ngayong siya naman ang ipinagkakaloob ng kanyang mga magulang. Sapagkat ang regalong buhay na tinanggap ni Jesus bilang tao na naganap sa pamamagitan na rin ng pakikipagtulungan ng mahal na ina sa banal na Espiritu, sa Espiritu Santo, at regalong buhay na pinagpapasalamat nga ni na Maria at Jose, ay siya rin namang regalong buhay na ibabalik ni Jesus sa kanyang Ama. At syempre, ang tinutukoy natin dito ay ang dakilang pag-aalay ng buhay ng Jesus na ito sa Kalbaryo nung siya ipako sa krus. Ipinahihiwatig na po ito nung sabihin ni Simeon kay Maria, dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Isa po yung propesiya sa darating na sakit ng loob na daranasin ng mahal na ina ng ating Panginoon kapag siya
ay ipinako na sa krus at papatayin ng kanyang mga kaaway. So, ito po ay isang napakagandang seremonyas na ipinapaalala sa atin, ng seremonyas na paghahandog nga, pagtatalaga ng panganay na anak na lalaki. Una sa lahat, yun ay si Jesus. Palagay ko naman, kayong mga, sabi nga, suki ng Sambuhay TV Mass, yung ating mga kasambuhay, ay kilalang kilala ninyo si Father Domi. No? Siya yung nagbibigay ng introduction sa atin sa bawat bago magsimula ang ating misa. Noong nakaraang buwan lamang, ay siya ay itinalaga rin bilang pastol o pastor o kura paroko ng Our Lady of Sorrows. Una sa lahat, walang nakakaalam na si Father Domi, na isa ring panganay na anak na lalaki, na sa isang diwa ay ipinagkaloob, itinalaga ng kanyang mga magulang para sa paglilingkod sa Diyos. At ngayon ay itinalaga naman siya muli para paglingkuran ang partikular na bayan ng Diyos sa parokya ng Our Lady of Sorrows. Walang nakakaalam sapagkat hindi niya nabanggit, pero nabanggit niya sa akin. Kasi sabi ko, na magsisimula ang misa, sabi ko, yan ang isusuot mo. Kasi mukhang luma. Eh yung pala, talagang luma. At napakasimple. No? Panoorin po ninyo, palagay ko ay mapapanood din ninyo itong installation rites ni Father Domi bilang kura paroko. Makikita niyo yung kanyang sinuot. Karaniwan kasi kapag may installation, ako pagkagaganda ng damit ng mga kura paroko yung itinatalaga. Pero yung kay Father Domi, napakasimple. Bakit? Kasi sabi niya, yun daw pala ang isinuot niya nung siya ay ordinahan. Oh, 1988 yata, kung hindi ako nagkakamali. No? Yun ang isinuot niya. So, bilang pag-alala sa kanyang sarili, na una siyang itinalaga sa bayan ng Diyos noong siya ay ordinahang pari. At siyempre, tumimo din sa kanya at sa akin din habang nakikinig ako sa humiliya ng Arsobispo ng Maynila, no, si Cardinal Luis Antonio Tagle, na sinasabing mula ngayon ang iyong asikasuhin at iyong kakalingain ay ang bayan ng Diyos dito sa Our Lady of Sorrows. Kaya pinapangako siya na iingatan niya ang pananampalataya ng mga tao at susundin, itatalaga rin ang kanyang sarili sa pagsunod sa nararapat na pinuno. At yun ay walang iba kung hindi ang ubispo ng Archdiocese ng Maynila. Kaya ito ay isang, sabi nga, kasabay ng pagbati at panalangin natin kay Father Domi, tayo rin ay inaanyayahan, no? Na pagnilayan, anong mga kaloob ang tinanggap natin na kung tutuusin ay dapat din nating ipagkaloob sa Diyos. Ang totoo po, ganyan ang tuwing ang nangyayari tuwing nagdiriwang tayo ng misa. No? Merong isang panalangin, no? Prayer for offertory ng isang pari. Hindi ko na matandaan kung anong particular na pananalita. Pero parang sinasabi na ang aming tinanggap na kaloob na tinapay at alak ay ibabalik din namin sa iyo para ito'y gawin mong banal at magiging katawan at dugo ni Kristo. So pagpapalitan po ng kaloob, ang sa aking palagay ay ang diwa ng pagdiriwang natin ngayon. At sa ganitong konteksto ay maalala ko po yung binanggit ko kanina si Miss Linda Balasco. Doon ko lang siya nakita sapagkat habang namamasyal, nananghalian po kami doon sa isang parte ng Roma. Biglang may sumigaw isang grupo ng mga kababaihan. Father! Eh di napalingon ako dahil siyempre instinct ko yun, ako yung pare. At lumapit sa akin at nagmano, Father, kumusta ka na? Father Noli. Sabi ko, hindi po ako si Father Noli. No? Ay nagkamali pala siya.
Ako naman kaya sumagot kasi pari nga ako. So yung palang Father Noli, kaibigan niya na taga Cebu na pari. Pero nung sabihin ko, nagkataon lang po na pari ako, kaya ako sumagot sa pagbati ninyo. Ako po si Father Tucci. Father Rolin, nakikita kita sa Sambuhay TV Mass. Oh, so kilala rin pala niya ako. So mukhang magkamukha kami nung father na, na kaibigan niya. So kwentuhan. Tapos mamaya, inabutan niya ako ng regalong 50 euro. Oh, malaki rin yun, no? Eh alam ko, yung aming kinakain ng kasama ko, eh siya ang magbabayad. Dahil hindi siya papayag na ako magbabayad. Pero hindi niya alam, habang kumakain siya, binayaran ko yung kinain namin. Kaya, sabi ko, bayad na yan. Ay, Father, bakit? Eh binigyan ako ng pera nung ating mga kaibigan. No? So libre ang ating tanghalian ngayon. No? So it's just like, no, yung kaloob ay ipinagkakaloob mo rin. Tanungin natin, ang dami nating ganyan, no? Na mga kaloob na kung tutusin ay sobra para sa atin. Ah, nung nakaraang Pasko, ganyan din. Hindi ko po binubuhat ang aking sariling upuan, no? Sapagkat napakaliit na bagay. Alam nyo, pag Pasko, napakarami naming tinatanggap na regalong mga pari. Hindi po, ano, talagang napakarami. At ang tendency ko ay paano ko regaluhan din ang mga nagre-regalo sa akin. Taon-taon nagre-regalo sila. Pero iniisip ko, re-regaluhan ko silang lahat, no? Sila, ako lang ang niregaluhan, pero sila liregaluhan ko lahat, medyo marami-rami. Pero may nagbigay din sa akin, no, ng malaki-laking halagang pera. Ang ginawa ko ganito. No, sa halip na ibili ko ng regalo yung mga nagre-regalo sa akin, ay nagtabi ako ng mga ilang maliliit lang naman na halaga, pero palagay ko naman ay maganda ring pamasko. At inilalagay ko dun sa sobre ay Merry Christmas, tapos may pangalan ng mga nagregalo sa akin. Pero ang niriregaluhan ko, yung hindi nagregalo sa akin, sabi ko, ipagdasal mo yung pangalan na yan. Father, ano ba yan? Kamag-anak mo? Hindi, basta ipagdasal mo. No? Yan ang regalo ko sa kanila. Kaya kahit hindi ka marunong magdasal, magdasal ka. Mag-aral ka magdasal. No? At, kahit anong dasal, ipagdasal mo yung pamilya na yan. So ganun po, walang kamalay-malay yung aking mga niregaluhan. Ako, malalaman na nila, no? Dahil sinabi ko, I can assure them, may regalo ako sa inyo. Pero hindi nyo alam kung sino ang nananalangin para sa inyo. No? Sapagkat sabi ko, kung riregaluhan ko yung nagregalo sa akin, para lang kami nag-exchange gift, eh paano naman yung mga walang nagre-regalo sa kanila? Ah, umiikot lang yung mga kaloob. Then finally, ibabahagi ko rin po sa inyo, no, itong pagtatalaga na ito, sapagkat mismong naranasan ko ito. Maraming taon na ang lumilipas, siguro mga 1990, nung ako'y novice pa sa aming novitiate sa Pampanga, ay dumalaw ang aking nanay at nakita niya ang aming kalagayan doon, mga madre na nagdarasal, yung aming lugar doon. After 1 week ng pagdalaw, nakatanggap ako ng sulat sa aking nanay. Tinatago-tago ko yun noon, gutay-gutay na nga, pero sa kasamaang palad ay nawala ko na rin. Pero hindi ko makakalimutan ang isinulat niya sa huling bahagi ng sulat na yon, na lagi kong inaalala pag ako ay mabigat ang kalooban sa hirap ng trabaho, sa hirap ng gawain bilang pari. Nakalagay doon, nakita ko ang mga madre, no, sa Ingles, no, nakasulat noon. Nakita ko mga madre na nag-aasikaso sa inyo, nagdarasal para sa inyo, at nakita ko napakagandang lugar ninyo doon, ang inyong samahan. Kaya sabi niya, ngayon mas higit kong nakikita ang kahalagahan at ang talagang tungkulin ng mga magulang na ihandog sa Diyos ang kanilang pinakamagaling na anak. Kaya dahil ikaw ang pinakamagandang lalaki, ikaw ang pinakamatalino, ikaw ang pinakamabait sa lahat, iniaalay kita sa Diyos. Aleluya, aleluya. Yun ang pag-aalay ng isang ina na tumanggap
sabihin ko, hindi naman ako ganung kagaling talaga na anak, pero sa tingin niya ay sapat akong alay uli sa Diyos. Kaya suot ko ang isang hindi namang kagandahang damit, pero ito ay bigay niya sa akin noong ako ay unang-unang magmisa bilang pari, yung tinatawag na Thanksgiving Mass ng pari. Kaya inaalala ko ang aking nanay. Buhay pa po ang nanay ko, ha? No? Inaalala ko ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang pag-aalay sa kanyang panganay na anak. Hindi niyo po kinakailangan maging panganay na anak para ialay din ng inyong buhay sa Diyos. Bawat buhay na meron kayo ay kaloob na hindi po ninyo karapatan, pero ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Ang inihiling lang sa atin ay gamitin ng buhay na ito, italaga ang ating sarili bilang mga anak ng Diyos kung papaanong itinalaga rin ni Maria ang kanilang nag-iisang anak na Jesus para sa planong pagliligtas ng Diyos sa lahat ng tao. Pagpalain tayong lahat ng pumikapa. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa. Lapit natin ngayon ang ating mga kahilingan at panalangin sa Ama na nagkaloob ng kanyang bugtong na anak bilang ilaw at gabay para sa atin. Sa bawat kahilingan, ang ating itutugon, Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Pangalagaan nawang mabuti ng mga pinuno ng ating simbahan ang banal na tradisyon ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Makapaglingkod nawa ang mga pinuno ng ating pamayanan ng may pag-aalay ng sarili
magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Maging matatag nawa tayo sa ating paglalakbay tungo sa kabanalan na siyang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Tanggapin nawa sa kanyang kaharian ang mga nahimlay nating mga kapatid at mapatawad nawa sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ama naming mapagmahal, nagkatawang tao ang iyong anak upang maging gabay namin. Iniluluhog namin sa iyo ang aming mga kahilingan at humihingi kami ng paggabay mo para matupad namin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahain ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang bahid dungis, si Hesukristo na iyong anak at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ita sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Apat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga lupa.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen, 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 amen. Sa
pagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Aming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Be with you. Sa mga kasalanan.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Prayer during communion. For those who cannot receive communion, join us in praying the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Prayer of Overseas Workers. Saint Michael the Archangel, I'm about to leave my family, and the physical and emotional distance affect me. The physical distance means I will be living in a totally different culture where everything will be new. The emotional distance implies that no longer will I be able to embrace my loved ones when I want to. You have done special mission for God, and you did it confidently, trusting that everything will be all right, because our Creator has everything in His hands. Share with me the same faith. Make this travel a part of my mission here on earth. I have to leave for the good of my family and loved ones. I have to leave to do God's will. While I am away from them, protect them from dangers. Let them feel my presence through my letters and calls. Make us a strong family, even though we are far from one another. Saint Michael, through your intercession, may Jesus be the light of the family, and may Mary be our mother too. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang, naway mapasa aming lubusan ang iyong kagandahang loob na kinamtang ganap ni Simeon noong matupad ang kanyang inaasam na huwag munang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Hesukristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, nililingap mo at dinadalisay ang iyong mga anak. Itaguyod mo ng iyong kanang kamay ang iyong sambayanan upang makasapit sa iyong inilaang buhay
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Umayo kayo't ipahayag ang mabuting balita ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo naman ay tutuloy sa ating pabaong katekismo mula po sa Laudato Si, ang encyclical letter po ni Pope Francis tungkol sa ating pong pangangalaga sa mundo bilang ating common home. At nandito na tayo sa chapter 4 na kung saan ating pong pinagninilayan yung sinasabi po ni Pope Francis na integral ecology. Ang pangangalaga dapat sa kalikasan ay hindi lang technical, hindi lang scientifico, kung hindi integral, kabuuan ang ating pananaw. Unang-una na ito ay dapat environmental at social at economic. Yung tinatawag po natin na ecosystem, no? So, yung pong kalikasan ay may iba't ibang mga implikasyon. Pangalawa, nung nakaraan, sabi natin dapat cultural ecology. Hindi lang yung preservation ng kalikasan, tignan din po natin paano pumapasok din dito ang preservation ng kultura sa isang lugar. Halimbawa, yung pagtatayo ng mga dam, no? Kuminsan yan po ay sumasaklaw sa mga ancestral domain ng mga katutubo na yung kanila pong kultura ay diyan nag-ugat sa lupa na yan, sa kabundukan na yan, sa ilog na yan, bahagi yan ng kanilang alamat, ng kanilang kultura, ng kanilang kwento. At sabi po ni Pope Francis, mas mahalaga yon, yung cultural ecology. Hindi lang yung preservation ng natural resources, kung hindi preservation of culture. No? Alalahanin po natin, nung nakalipas may mga kulturang nawala, na sayang, na hindi na po natin alam talaga kung ano yung kanilang mga naging mayaman na mga kagawian at ritual, no? So, gayon din po naman sa araw na ito, pag-usapan natin yung ikatlong bahagi ng integral ecology.
Ito yung tinatawag po ni Pope Francis na ecology of daily life. Okay? Na ang kalikasan ay meron pong kaugnayan sa bawat buhay po natin. Ang ganda po na sabi niya sa paragraph 147, in our rooms, in our homes, in our workplaces, kanya, we use our environment as a way to express our identity and we adapt to the environment. Tama po yun, no? So in fact, sabi niya, kung minsan makikita natin na ang isang lugar halimbawa ay matao, siksik ng tao, at sobra ang tao tulad po ng mga lugar ng ating mga kapatid na mga informal settlers. Yan, no? Pero dyan naman daw na di-develop yung warm relationship, yung communities na kung saan nandun ang belongingness at pagkakaisa at pagkilala sa bawat isa. Kung minsan meron kang mga subdivision na ang gaganda, pero hindi man lang magkakilala, wala man lang interaction yung mga taong nasa subdivision na yon. In fact, nagtataasan ang kanilang mga fence, no? Kanya-kanyang bakod, kanya-kanyang gate, kanya-kanyang security guard, kanya-kanyang aso para walang pumasok, no? Pero totoo po yung sabi ni Pope Francis, no? Dapat tignan natin na ang lugar ay hindi lamang lugar. Ito ang setting ng buhay ng mga tao at kanya nga maaring sa urban landscape na kung saan parang kulang na kulang ang ilang mga bagay, doon naman makikita mo ang tunay na samahan, pagkilala, at paglinang ng relationships. So, sabi nga po ni Pope Francis dito, in these cases, it is not simply necessary to relocate. Kung hindi, dapat tanungin din natin yung mga tao sa lugar na yon, ano ba ang pwedeng gawin to develop the neighborhood without displacement, no? Without razing, na hindi mo sinisira. Kung hindi, inaayos mo, pinapaganda mo, pero proseso, kaugnay din yung mga taong nando doon sapagkat ang lugar na yan ay kaakbay, kaakibat ng buhay nila. So, ecology of the everyday life, no? Ang tawag po ni Pope Francis dyan. Ang ganda niya, ano? Yan ay isang napaagandang reflection na sana po itong ating mga urban planners at mga conservationists, yan ay tignan din nila na hindi lang talaga technical ang gawain ng pag-aayos ng kalikasan at ecology. No? Okay, so ang isang bagay din na sinasabi po ni Pope Francis, siguro ang isang dapat ayusin nga ay public transportation kanya, no? Dito sa paragraph 153, public transportation, a system of transport na kung saan hindi po natin mapipigil yung dami ng sasakyan. Naku, napaka-crazy idea po yung sasabi, wag muna tayo magbenta ng sasakyan. Hello, no? Nag-iisip ba yung mga taong yan? Eh, kung hindi ka magbebenta ng sasakyan, paano naman yung kita nung mga taong yun ang gawain sa araw-araw? Oh? So, hindi realistic. So, pero ang point eh, how can you make a balance, and how can you moderate? Yun po ang mahalaga doon. No? So, gayon din po kanya, napakahalaga din na irespeto natin yung human ecology ng ang bawat paggalang preservation ng kalikasan, kasama dyan siyempre yung preservation ng tao, no? And kanya, siguro healthy point din na tanungin natin. Okay,
Pre-preserve natin yung kalikasan kasi merong kaugnayan, may kahulugan, may papel ang bawat isa sa kalikasan. Gayun din naman sabi po ni Pope Francis, the sexual differences of people, meron din yang kahulugan. So hindi mo pwedeng basta-basta sagasaan ng pison ang lahat, i-level ang lahat at sabi mo, ngayon pare-pareho lahat. Hindi po. Part of ecology is diversity, uniqueness, and individual roles. Okay? So muli po natin itutuloy itong napakagandang mga reflections on integral ecology na nasa Laudato Si ni Pope Francis. Ngayon naman po, bawat isa sa inyo, amin pong inaanyayahan na maging Pauline Cooperator Kasambuhay, no? Sa pamagitan po ng inyong pagsuporta sa ating pong apostolado. Number one, nasa screen po natin ang atin pong mga account numbers for your love offerings. Kailangan po natin yan para tuloy-tuloy po natin ma-upgrade ang ating production. Lalo-lalo na po may plano tayo na talagang gawin din itong Paris-based doon sa Our Lady of Sorrows. Pangalawa, you can be a Kasambuhay Pauline Cooperator by letting people know about itong apostoladong ito. Kaya nasa screen po natin yung ating cable channels at yung ating pong mga cyberspace platforms na gamit po natin sa ating apostoladong ito. And then, of course, you can be a Kasambuhay Pauline Cooperator by also texting us, giving us feedback, and sharing with us your prayer intentions sa ating pong dedicated na text number. Okay? So, sa ngalan po ni Father Resty de la Peña ng St. Paul Audiovisuals at lahat po ng bumubuo ng production team, kayo po ay aming iniiwan ng panalangin ito ni Blessed James Alberione to spend the week well. My dear, my sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Bless my thoughts, my affections, words, and actions, that I may please you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings. Amen.